Welcome po mga kaibigan! Ah, sandali lang, okay. Ipa-plugin ko po mga kaibigan po. Mga kaibigan, ang ano po natin Nomad, lumalabas din po sa YouTube channel, Kapihan ni Art at Ago. Minsan po magandang pumunta rito, mag-comment at i-share po. Kasi ito parang ano eh, mapapalaw niyo yung mga nakaraan. Sabi nila sa Facebook ko, minsan mabilis. Pero may choices po tayo. Tapos meron po rin tayong Kapihan ni Art at Ago sa Facebook. Bakit po ito sinasabi? Yung iba po kasi natatakot daw sa Nomad. Kasi masyado matatalino eh. Kaya gusto nila, doon na kami sa Kapihan. Kasi gusto namin makapag-debate roon while being a little neutral. Okay lang po, sabi nyo. Walang problema yan. Pumunta kayo sa Nomad, pumunta kayo sa Kapihan, malaya po kayo makapagsalita. Pero, for purposes of distributing and sharing po, minsan pag natin yung hindi opposition eh, siguro po kunin niyo yung Kapihan para medyo maluwag-luwag yung pagtanggap sa atin. Okay. Mga kaibigan, ganti po tayo. Maganda pag-uusap natin ngayon, ha? It comes close to our hearts po kasi usapin ko ng OFW. Overseas Filipinos Workers po. Ha? Lahat po ng mga migranteng lumabas ng bansa, lahat po na nagpapadala ng pera tulad ko po for the last 20 years sa magulang. Yan! Makaka-ano po kayo. Lahat po na nanood kay Katniel, yan po, mararamdaman mo rin, ha? O, mararamdaman yan kasi it resonates well, you know? Okay. Tapos, paano po ang tanong ng iba? Sige, paano magsasanga-sanga yung ano natin? Sige po, paano magsasanga-sanga yung usapan natin? Tapos, tuloy-tuloy lang po yung tanong and then, pag na-explain ko na po, itigil ako, then, pasok ko na po, pusuhan natin ang mga tanong at observation. Ah, ganito po. So, pag-uusapan po natin, ang gusto ko po nga, sabi nga dati, pagkatapos po ng talakay na to, ang gusto ko po, malakas ang load natin, kumpiyansa po tayo na alam natin yung issue. Ha? Alam natin yung issue kasi po, wala pong purpose yung pagtatalakay natin kung hindi tayo nakikipag-debate sa Facebook, sa email, sa kumpahan, sa kapamilya, kung hindi tayo nagpapaliwanag. Kahit po sa mga BBM, may mga kaibigan po akong BBM, mababait naman yung iba. Hindi lang talaga na paliwanagan ng gusto. So pag meron po tayong katotohanan at may information tayo, meron tayong armas para magbigay po ng katotohanan. Huwag po tayo manunod po. Kahit sa galit na galit na po ako eh, gusto ko na ipakyaw eh. Pero sabi ko, easy lang. Ha? Kailangan may mapayapang pag-uusap po rin. Kaya ito po yung mga sasagutin natin. Ha? Sa mga talakayan po natin. Una, ano ang kontribusyon ng OFW sa bansa? Una po yan. Primera, ha? Hindi pagbubudog lang. Ikalawa, ano ang tunay na kalagayan? Ano ang tunay na kalagayan ng OFW? At ano naman? Ang malaking bagay po niya mga kaibigan, ano naman ang pananagutan ng gobyerno? Diba? Nagpapadala tayo ng pera. Kamila lang po, makapadala ko na sa remittance. Ha? Diba nagpapadala? Pero nagpapadala po ako, ay pero people, remittance, yun lang po eh. Minsan po, pag walang pera, ilalagay ko sa card yung pag, apayara ko na lang. Alam niyo naman po tayo, no? Minsan, end of the month, mag-guess po siya, papadala. Papadala ng pera. Ha? Tapos po, so, sinabi ko na, ano ang contribution ng OFW? Ano ang tunay na kalagayan o OFW? At ano ang pananagutan ng gobyerno? Ay, ano ko lang po yan. Talaga. Yan, at pananagutan ng gobyerno. Okay. Ano ang tunay na kalagayan ng OFW? At ano ang pananagutan ni Marcos Jr.? Tapos dulo po. Paano nagiging negosyo ang mga OFW? Sabihin na natin, yung mga kampi kay BBM, paano nagiging servisyo? Oo, sige na, gamping na. Ha? Pero ang tanong ko pa rin sa ilalim, sa dulo, paano nagiging negosyo? At kung bakit yung kami tinutulak palabas ng bansa? Sige nga. Ha? Sige. Okay po, ha? Okay. Sige po, yan, okay. Mga kaibigan, sige, magsisimulan na tayo. Ha? Handa na ba kayo? Welcome po. Ruth Montano, Inert Quazon, salamat po sa ITC. O mga kaibigan, sabi ko, magkapasalamat ako eh. Nakita ko si Tetoni, si Jenner. Kapasalamat rin ako kay Ruben Velasquez.
Ito ni Reyes. Ha? Bukod po sa mga nagsulat pa, mga anin po yun. Nakarating na po sa ICC for sure. So, sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni Walton Pedro eh. Any small letter po, any phone call, anything po na mapupush natin yung agenda natin, itulak natin. Yan lang po ang parang para magkaroon tayo ng hustisya. Pag nagtahimik po tayo, natutuwa ang kalaban, natutuwa yung ganyan. Sige po mga kaibigan, sige po ha. Papalabas ko yung isang video para lang malaman natin ilan ba ang OFW, nasaan ba sila, ano yung kalagayan nila. Ha? Objective lang po, para magkaroon po ng mukha at sinabing OFW. Sige po, ito na, sana pa kayo. Hundreds of thousands of overseas Filipinos have been affected by the coronavirus pandemic across the globe. How are they now? Here's a glimpse of their situation in numbers. According to the Department of Foreign Affairs, there were over 10.3 million overseas Filipinos. Yan, 10 million po yan eh. Sa tingin ko mga 11 million na ngayon. Pero yan lang po yung datos natin. In 2020. Of these, around 4 million were documented OFWs, and at least 752,000 were undocumented. OFW deployment post-EDSA was on a continuous rise until the pandemic. There were more women OFWs than men in 2019. More than half of female OFWs are in elementary occupations, which include domestic work. Meanwhile, the largest group of male OFWs are plant and machine operators and assemblers. Calabarzon deploys the most OFWs, followed by Central Luzon. OFW's most common destinations in 2019 were Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Hong Kong, and Taiwan. More than 760,000 workers are affected by the COVID-19 pandemic. The Department of Health says more than 790,000 OFWs returned or were repatriated by the end of 2020. 67% of returning OFWs went home due to COVID-19. They say that one reason was their contracts were not renewed due to the pandemic. Still, around half of those who returned still plan to migrate again. According to the International Organization for Migration, if the OFWs were to choose which countries they wanted to remigrate to, these would be New Zealand and Canada. Meanwhile, those who returned from Qatar and Kuwait were least likely to return there. When they got home, the biggest challenge OFWs face is finding a new job. 45% want to venture into business, but of this number, 69% do not have capital. Amid the pandemic, the government has shelled out billions to financially aid OFWs and assist them back home. President Duterte also promises to give OFWs a department that will focus on them, despite the many existing agencies already tasked to look after them. Advocacy groups say the government still has to come up with a plan to eventually lessen OFW deployment. Until then, Filipino families will continue to be separated by greener pastures sought abroad. Yan po, ha? Yan na. O mga kaibigan, ang tanong po, bakit ang pinag-uusapan natin OFW? Ha? Anong date na po dyan? December 19. Dito po, December 18. At ano po ang December 18? Ha? Ito po ang International Migrants Day. Kaya po mga kaibigan, yung mga tulad namin, tulad ni Miss Rosana Narumi, Miss Anita, Miss Tony, Miss Roddy, yung mga nasa labas po ng bansa, at kayo po sa Pilipinas na may kaibigang OFW or pinapadalahan ng OFW, lahat po tayo magkakarugtong. Ha? Kaya pag tinitingnan ko po yung video ni Marcos Jr. sa Cambodia, sa New Jersey, New York, sa Belgium, puro po pambubudol eh. Pero very consistent po ang nakakaharap niya, OFW yung tulad ko po. Kaya maganda pong pag-uusapan natin to, ha? Malapit to sa puso po natin. Kaya today po is International Migrants Day. Ha? Kaya yung sinabi ko mga tanong natin kanina, sasagutin po natin yon. Sige po, ha? In ano po, for the sake of fairness, sinasabi na, Ago, masyado kang bias. Hindi! Hindi mo na ako bias! Ito po, ibibigay ko naman sa inyo yung pahayag ng gobyerno. Ito yung pahayag ni Marcos through Susan Toots Ople, bago pong secretary ng Migrants Workers. Pakinggan po natin.
incoming Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople aims to conduct a systems review to improve how the government caters to overseas Filipino workers. In a Rappler Talk interview Monday, May 30, Ople explains her plans once she sits as DMW chief, one of which is to hold virtual town hall meetings with overseas Filipino workers. Ople says she met with President-elect Ferdinand Marcos Jr. to discuss his marching orders for her department. The marching orders were to look after not just the OFWs, but also to develop some programs for the families, especially the children who have been left behind. He is also very much interested in the kind of data that would help us formulate policies, both in the short term and long term. Aside from Marcos's orders, Ople says she also plans to improve the Philippine overseas labor offices abroad by ensuring that better qualified people will be appointed to man them. She also wants to improve the database of blacklisted OFW employers so they will never be able to hire Filipinos again. Ople plans to ensure OFW contracts with employers include provisions from bilateral labor agreements that safeguard their rights. Ople is a longtime OFW rights advocate. Watch her full interview on Rappler social media platforms. Okay, mga kaibigan. Ah, nakikita ko po rito sa record. Welcome po, ah. Welcome. Joel, Teacher Joel, Christina Gonzalez, Mel Chanza Aringo, Corata Lenor, sabi ni Don nila po si even si si Marilyn. So mga kaibigan, mga pamilya po to ng ano extrajudicial killings na biktima po. So natutuwa po kami kasi magkakasama tayo rito at again sabi ko nga sa inyo ano, shout out po at nagpapasalamat kami kay Violi, kay Ruben Velasquez, kay Sir Tony Hiner, at yung mga apat po nabanggit ko mula sa Japan po, mula sa Pilipinas, mula sa Spain, mula sa Pilipinas po. Lahat po kayo nakita ko na trace kayo, nagsulat kayo sa ICC. Yan po. Sinasabi ko sa inyo, yung mga letter na ganyan, mahalaga po yan. Kaya po si Kibuloy, ha, nakakusahan dito sa Pilipinas as a US dahil po sa Magnitsky Act. At kami po sa Filipino-American Human Rights Commission, Human Rights Alliance, isa po kami sa mga grupong nagtulak ng Magnitsky Act. At ito po ang batas na habol po kay Kibuloy. Ito rin ang batas na habol sa lahat ng mga naapi kay Leyla de Lima. Kaya ikaw, Bato, De La Rosa, Duterte, Guevara, lahat po kayong nagtaksil, hindi kayo pwedeng mag-ano rito, pumunta sa US. Your visas will be revoked, your assets will be seized, and you can possibly be arrested actually. Ganyan po, lumilit ang mundo nyo. Ha? Sinasabi ko lang sa inyo, mga kaibigan, yan, kasi ang batas po mahalaga. Ha? Sa mundo po may rule of law sa labas ng Pilipinas. Anyway po, mabalik tayo ngayon, ha? Sige po, mga kaibigan. Una pong tanong natin, unang tanong. Yan ang topic natin, ha? Trato ni Marcos, serbisyo o negosyo. So unang tanong po. Unang tanong, ano ang kontribusyon ng OFW, Overseas Filipinos Workers sa bansa? Sige nga, ha? Sige, sulat niyo. Ano pong kontribusyon namin? Unang-una po, obvious naman, kaya nga kami pumunta dito eh. Maghanap ng pera. Ako po nagpapadala for the last 20 years sa magulang ko po. Iba pa rin po yung mga, yan, sa mga relatives, sa small donations here and there. May pera ba ako? Minsan meron, minsan wala. Pero meron po akong credit card. Yan lang naman pinakaiba natin sa Pilipinas eh. Pareho tayong mahirap. Pero dito po kasi may credit card. Ibig sabihin po, pwede ako mangutang. Babayaran ko in a month, 2 months, 3 months, delay ko. Kaya nakapagpadala ko. Yun po ang sitwasyon namin. Pero, yun nga po, kabuuan, ilan po napapadala natin? High po, ng high ng $33 billion. Billion po ang pinapadala namin, kaya nga nabubuhay yung Pilipinas eh. Nabubuhay po. That's good and bad, ha? Sasabihin ko sa inyo. For mga around, lampas po ng 40%, 40 to 45% po galing ng Amerika. Iba po sa Europa, Middle East po, malaking bagay yan. Yung mga caregivers natin sa Canada, sa Hong Kong po, malaking bagay yan. Ha? Eh, nakita nyo naman sa data kanina, di ba? Bakit mas marami ang babae kaysa sa lalaki? For one thing po, masipag ang babae. Pero sige po. Ha? Dahil sa caregivers mainly,
Sana makinakita yung mga kaibigan kong nurses or principal sa Canada, ha, nakagraduate ng 4-year degree, may karanasan sa ospital o tinanggap bilang caregivers. Ha? Kikita niyo po yun. Ha? Sa Hong Kong po, of course, mga caregivers. Pero iba naman ang sitwasyon nila ron. Eh, hindi doon sa ano, ang ginagawa ko sa Canada, at least may working visa sila, hopefully maging immigrant. Pero katakot-takot po ang dadanasin yung hirap. Same thing rin sa Hong Kong, I believe, no? I think at some point makakakuha ka ng residency, pero katakot-takot po na hirap ang dadanasin. Ha? Tapos ano po ang contribution ng mga OFW? Nung nilabas po yung labor export policy or labor export program ni Marcos Senior, ha? Partly lang po inilabas niya yung mga magagaling, mga professionals, kasi po gusto niya rin umalis yung mga professionals dahil ito yung umaangal sa martial law. So, one good way of getting rid of them, policy na, papuntahin na. Maraming po dyan pumunta sa Amerika. Pero pumunta sa po sa Amerika, nagkaroon naman ng anti-Marcos movement. So, it's a good thing. Pero, kung titingnan mo po yung programa ni Marcos Sr., pinagpatuloy, Marcos Sr., Corazon Aquino, pinagpatuloy hanggang kay Arroyo, ha? Kay Ramos, hanggang kay Duterte, ngayon pinagpapatuloy sa anak ni Marcos. Ano po ibig sabihin niyo, no? Yung labor export program po, essentially, kumbaga sasakit po 'yan para yung stopgap. Kung halimbawa nagbi-bleed yung braso ko, no, 'di ba? Ano pong stopgap diyan? Ito tourniquet mo kaya o kaya pipig direct pressure, tapos lalagyan mo po ng bandage, 'di ba? Ayun, ibabandage mo essentially, tapos iipitin mo para hindi lang mag-bleed. Ang tawag po ron, stop gap measure, first aid. Tapos po ng first aid, di talagang ititreat ka na. Titreat ka na para gumaling ka later on. Di ba? Ganun din po ang labor export program. That was originally meant as a stop gap measure habang umuulad ang bansa sana. And then pag umuulad ng bansa, alisin na yun. Ha? Titingnan natin mamaya bakit mali yung ganung approach. Oh, susunod po tanong mga kaibigan. Alam ko may mga tanong kayo dyan. Natatapusin ko lang po ito para synthesize po natin. Okay, ang susunod po tanong. Ano ang tunay na kalagayan ng OFW? Ito na naman tayo. Nakita niyo po kanina, no? Ay, ilan na ba yung 11 million? Ano ang tunay na kalagayan po? Well, may mga pinalad po. Naging migrante, naging citizen. Kami pinalad po, may papel kami, nakapagtrabaho. Pero the reality remains na nagpapadala kami sa Pilipinas na mahirap. Ha? Tapos yung pinapadala namin, kahit na medyo lumaki po yung value ng peso, kasi hindi, lumaki po yung value ng dollar, di mas malaki po yung bigay namin. Dahil tumataas naman, inflation po, tumataas ang bilihin, 8% na po ngayon, nababawasan rin ang halaga. So anong ibig sabihin nun? Magpapadala pa kami dapat ng sobra para yung pamilya namin makakain. Ganun po yun, di ba? So unang sitwasyon niyan, ikalawang sitwasyon po, ha? Yung mga walang papel. Sige, pumunta kayo sa San Francisco rito, sa California po. Ha? Ang mga Pilipino po, maporma, Inglesero, which is great. Ha? Sabi ko, pumorma kayo, mag-English, maging maayos, para hindi natin ma-identify yung walang papel sa hindi. Pero the reality po, maraming walang papel. At pag wala pong papel, ano ibig sabihin yan? Lagi ka natatakot, baka bisitahin ka ng Homeland Security, pag binisita ka, tumakas ka na sa bintana, huwag ka na babalik. Maghanap ka na naman ng titirahan para paikot-ikot ka at hindi ka matrix. So, laging kabado. Ikalawa po, pag wala kang papel, ay doon ka pupunta sa mga sweldong bagsak ang presyo. Ganun yan, walang benefits. Tapos, pag may nararamdaman kang sakit-sakit, tiisin mo hanggat kaya mo. Eh, kasi ang insurance po, nakakabit sa employment. And since wala ka employment na nakalista sa gobyerno, wala ka insurance. Naalala nyo? Ano po yung mga consequence ng pagiging OFW? Ito, yung ano naman po, yung pag-ibig. Ha? Nakikita po natin sa movie yan. Medyo sabihin natin, ay, ano lang yan, petty, no? Pero totoo po yun. Pag nahiwalay ka nga naman sa magulang, hindi na sa magulang, sa kabiyak mo, sa pamilya mo, sa mga lalaki, ano nangyari? Hindi na bababae kayo, di ba? Kahit naman yung babae, nalulungkot, nagkaroon ng affair sa ibang tao. Kasalanan ba nila? Sa isa ko, hindi naman po. Marupok pero hindi naman po kasalanan kasi po
Naranasan ko na naman yan eh. Nung bago ako dating, malungkot. Malungkot po pumunta sa isang bayang malamig-malamig. Na hindi ka makapagsalita ng Tagalog kasi they speak another language, di ba? Tapos wala yung kapamilya mo. So, alungkot po. Mahirap po. So, yun po yung kalagayan. Ano pa yung kalagayan panlima? Pumunta kayo sa Middle East. O sige, mas mahirap po ang palakad dyan. May mga kumpanya po dyan hindi kayo binayaran. O di, no pay, no work, no pay. Ha? No work, no pay. Ganun na eh. Tapos sino pa yung mga kaso po ng mga... Si yung sa Malaysia po, si Mary Jane. Na wala yung picture dito eh. Sige po, di ba? Ito lang ha, ano ko, Biloso, ano ko lang po yung ano niya. Para po makita natin. Yung ano, ito po yung nire-request namin. Kay, nire-request po ito ng specifically ng migrante. Na sana mapawalang sala na. Anyway, bumo, ano naman eh. Pumunta naman rin si Marcos, di ba? Pero anong nangyari, hindi pa rin. Unang-una, we don't think ni-request niya sa gobyerno ng Malaysia po o ng ano po na pawalang sala na. Ito po, papakita ko lang. Si Mary Jane. Kasi po ito po ang totoo. Hindi na ano eh. Okay, anyway po, papakita ko later on. Ang yung kay Biloso po, we were hoping po na ano no, mapawalang sala na siya kasi matagal na po 'to. Biktima, sasabihin na natin may component ng drug trafficking. Pero po biktima ng illegal ano po recruitment. Na marami po nabibiktima. Di po ba? Maraming nabibiktima po sa Pilipinas naman. Pero to again po, ito po yung reality. Ito po yung reality ng mga overseas workers natin na nang ibang bansa, ha? Tapos yung iba hindi alam yung procedure minsan, tapos na doon tayo, walang abogado, edi nakukulong po. Di ba? Sakit po, di ba? Pero yun po reality. Ngayon, tama ba yung sinasabi ni Marcos na bayani sila? Bayani po. Bayani po. There's no doubt na bayani ang mga OFW. Tayo po, kami po, ang nagpapadala ng pera, bumubuhay po sa Pilipinas. Ha? Ngayon, ang susunod na tanong naman rito, ano ang pananagutan ng gobyerno? Yun po ang tanong eh. Kasi sabi nga, di ba, pag sa political theory, you have entered into a social contract. Social contract yan eh. Binoto kita, 31 million nga eh. Sige na, granting 31 million. O, binoto si Marcos, dapat meron ka namang covenant na kasunduan po protection ng kita. Ganun naman po yun, di ba? O sige nga, sa araw po ng Migrants Day, ano po yung inaangal at ano po yung hinihingi ng mga migrante po? Ha? Yung tinatawag pong ano? Yung tinatawag pong OEC, no? Aba yung OEC rito sa notes ko. Ito po yung essential po certificate yan eh. Ha? Certificate po yan, the essentially na magbibigay yung certificate po yan, overseas certificate. Essentially, yan yung magbibigay ng requirement na pag if you have to pay for that something like $80, di ano ka na, pag nakuha mo yan, obliged ka na magbigay ng pag-ibig, ng PhilHealth, Social Security, lahat na. Kaya tinatanong po natin dito, malaking tanong natin sa gobyerno, kung talagang sincero kayo, ha? Kung talagang sincero po kayo, na tulungan ang mga migrant workers, tulungan po yung mga Pilipino, eh bakit sinisingil nyo pa? Ha? Sige nga, ang mga Pilipino po, eh dagdag pasakit lang sa amin yan. Sige nga. Nakalagay rito sa statement po ng migrante, binabasa ko rito. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law ng gobyerno ng Pilipinas na pinirmahan ni Duterte, nakapaloob ang taunang increase ng PhilHealth contribution kung saan tataas ito ng 4.5 sa susunod na taon po. Narinig niyo po yung 4.5% na naman na pasakit sa amin. At susundan pa ito ng pagtaas ng 1% sa buwan ng kontribusyon ng Social Security. Kontribusyon sa ilalim ng RA number 11999. Kaya Social Security Act of 2018. Ha? Sige nga mga kaibigan. Ha? Tapos meron po kami report na yung consular services
na sa Europa po, tinasa nila. Something like 45 naging 60 po ang charge na. So mga kaibigan, bumabalik tayo sa tanong natin kanina bago po sagutin yung mga tanong ha. Bago ha. Ang tanong po, paano nagiging negosyo ang mga OFW? Ha? Kasi kung totoong servisyo po talaga, dapat yung mga services na yan, libre na. Sasabihin nyo sa akin, walang pera. And nasan po yung 9 billion confidential fund ni Marcos? Nasaan yung 650 confidential fund ni Sara Duterte? Sige. Nasaan na yung 110 funding seed money sa Maharlika Fund? Sige nga. Nasaan na yung pera na itinakas ni Marcos na hindi niya binayaran yung estate tax niya? Around 200 billion. Nasaan na yung hindi binayaran ng nanay niya sa Sandigang Bayan? Ha? Nasaan na yung hindi binayaran ni Imelda at ni Marcos sa Hawaii District Court? Around $300 billion. Sige nga mga kaibigan. Ha? Ang punto lang rito mga kaibigan, maraming pera ang gobyerno. Kung maraming pera ang gobyerno, bakit nyo pa ipinapasa sa aming mga OFW, yung mga bayani? Sige nga. Ha? Sa next time, tataasan naman Social Security, tataasan naman yung PhilHealth, tataasan naman yung Pag-ibig, tapos malalaman namin, kinukurakot nyo naman pala. Lintik kayo. Oh, tapos sasabihin nyo, nagsiservisyo kayo. Mr. Marcos, ilang beses na kita narinig sa Cambodia, sa Malaysia, sa Brussels, sa New Jersey, New York, lagi yung sinasabi, pambobola, bayani ang mga Pilipino. O eh, kung bayani nga po kami, ha? Kung bayani talagang trato nyo sa amin, dapat wala na yung mga fee na yan at hinahayaan nyo kami magtrabaho at magpadala sa Pilipinas. This, and definitely po, yung sa pagpapadala namin, enough na yun. Bakit dumadaan pa tayo sa mga malaki ang consular fees, malaki yung mga mandatory yung Social Security, mandatory yung Pag-ibig, mandatory yung PhilHealth. Puro lang kayo pasakit. Tapos pag naghahanap kami ng abogado, kung nahirapan kami, wala. Si Veloso, sa drug trafficking case, dapat yung 10 years na nakakulong yun. Dapat yung pinatawad na, pinauwi sa Pilipinas. Ba't nakakulong pa rin o? Nasaan na yung executive clemency? Sa tut sabi ni Marcos, malakas ka sa mga presidente ng ibang bansa. E ba't hindi mo ginamit yung presidential power mo? Ha? At babalik po tayo, bago ko ibukas yung discussion po. Ha? Ito po ang sinasabi ko kanina. Ano ang pananagutan ng gobyerno at paano nagiging negosyo ang OFW? Mga kaibigan, nasa health sector po ako. Sinabi ko sa inyo kanina, yung paglabas po, yung labor export policy ng gobyerno, ha, yung paglabas ng mga workers papunta sa ibang bansa po, ang tawag po dyan, stopgap measure. Pag nasugatan ko po sa braso, lalagyan ng band-aid para hindi mag-bleeding. Pero hindi po yun ang gamot. Ha? Hindi po yun ang gamot. Duman din po sa ganyang stage ang mga ibang bansa po. Malaysia, Indonesia, Singapore, pero tumigil na po sila. Bakit? Pag lumalakas po ang ekonomiya ng isang bansa, supposedly, pag pinalakas mo ang agrikultura, pag pinalakas mo ang industriya, ha? Walang korupsyon, good governance, walang mga trapo, umuunlad po ang ekonomiya, gumaganda ang politika. Yung paglabas po ng bansa, lumiliit. Ha? So ang punto po natin, dapat po sa panahon ito, 2022 na, sinimulan pa yung labor export program ng tatay mong diktador, dapat by now, tapos na ang pag-alis namin. Eh bakit po patuloy at patuloy na umaalis ang mga Pilipino sa Pilipinas? Sige, tanungin niyo po yan. Dahil may paghihirap, dahil may korupsyon, ha? Dahil walang trabaho. At bakit po walang trabaho? Ha? Dahil puro kay kurakot. Ha? Kayong Maharlika Fund. Kaya kayo nagmaharlika fan kasi kayo-kayo rin ang kukubra. Kayo-kayo rin. Ha? Kayo ang mamimili. I-invest namin sa realty. Idadali nyo kay, dadali nyo kay Bilya. Mag-i-invest kami sa power. Dadali nyo sa kay Abortis. Mag-i-invest kami sa Malampaya. Dadali nyo kay Rason. Ha? Ano po ang punto ko po? Dinadala nyo yung negosyo sa mga tuta nyo. Kaya paikot-ikot ang negosyo ninyo habang Pilipino pahirap ng pahirap ng pahirap. Kaya ano namin option? Umalis ng bansa. Ha? Kaya yung sabi ni Marcos na sana isang araw lalabas kayo ng bansa as an option. Ha? Hindi po totoo yun. Dahil
it is a fundamental pillar of the economy to actually let the people go out of the Philippines. Yan po ang katotohanan. Yan ang labor export policy. Sadyang sinadya nyo na umalis ang mga Pilipino sa Pilipinas para magpadala kami ng pera. So in a sense, ginagawa nyong negosyo. Ha? Yun po ang katotohanan. O, mga kaibigan, I'm hoping na synthesize po natin ha, yung observation ko. And, sige, papasukin ko po yung mga comment dito. Sige lang. Ha? Sino po yung mga dumating? Miss Mila Anino, Marilyn Malones, Malimban, Luz Sabile, Remedio Suzuki. Ha? Welcome po, welcome po. Sige po, ha? Tanungin ko yung iba po hindi ko mapaano po. Pasensya na po. Pero we'll try our best po, ha? Okay. Sinasabi si sabi ni ano? Ako sabi ni Sir Tony. Ang pinakamagandang serbisyo na pwedeng gawin ng sino mang presidente ang pagandahin ng buhay ng mga tao sa Pinas. Totoo po yan, Sir Tony. Pag maganda po ang buhay ng Pinas, wala na po mangingibang bayan. Totoo po yan. Yan po pinakamaganda. Sabi ni Miss Anita, malaki ang bag ng OFW sa ating bansa. Sa totoo lang, tarantado yan. Gusto ko si Miss Anita magsalita. Tarantado yan dahil yung journey yan. Ngiwi, bongit. Gustong i-export ang taong bayan. Totoo po yan. Maganda po yung punto ni Miss Anita, no? Ang ini-export daw po natin dapat produkto. Ha? Produkto o service o technology. Hindi po natin ginagawa prostitute ang mga Pilipino na ilalabas natin so that they can send money. Ano po ba yan? Ha? Na, hindi po sustainable sa ekonomiya yon. Kung gusto po nating sustainable po, palakasin natin ang agrikultura po, palakasin natin ang industriya so that may trabaho ang Pilipino. Ha? Pag may trabaho po sa Pilipinas, magkasama sila ng pamilya nila, magpapa-educate niya, papapakain niya, hindi na kailangan lumabas ng bansa. Sa sitwasyon po natin ngayon na mataas ang korupsyon, wala po tayong focus sa agriculture, ha? Puro tayong Maharlika fund, aalis at aalis ang mga tao po. Sabi ni Sir Tony, nag-reply na po yung ICC. Sige Sir Tony, email nyo nga po sa akin para makita ko yung itsura lang. Miss Idea, magandang gabi po. Okay. Ha? Ay, welcome po, Miss Christina. Alam po si Miss Christina po, nanindigan yan sa mga pamilya ng mga EJK victims. Maraming salamat po sa katapangan. Ha? Sige po, iano ko lang ha. Mga comment po rito. Sabi ni ano ni Miss Natividad. Remittances nila pinapadala sa bansang Pilipinas. Opo, kapapadala ko nga lang eh. Kapapadala ko lang po. Pero ang mahirap po ngayon Miss Natividad, sana nagpapadala kami no. You're hoping na nagpapadala kami, nakakatulong. Pero ang mahirap po Miss Natividad, tumataas naman presyo. Sige nga, yung sibuyas po eh 30 pesos lang yan sa Middle East. Magkano po sa Pilipinas? 280. Naku po, iiyak na ako. Ha? Iiyak na ako sa sibuyas. Hindi pa nga hinihiwa, naiiyak ka na. O ano po ibig sabihin nun? Ha? Sige nga. Mahirap po yan. Miss Violi, bawal mawala ng pera sa ibang bansa or else magiging homeless ka dito. Totoo yan, Miss Violi. Kung mag i-immigrate man lang kayo po, ha, advice ko, pumunta po kayo sa Europe, pumunta kayo sa New Zealand, Australia, or Canada. Huwag kayo pupunta sa US. Sa US po, pag wala kayong trabaho, sakali kayo dadamputin. Pagdating naman sa Middle East, pag kinakasan kayo ng employer, wala rin kayong trabaho. Ang hirap po, di ba? Pero siyempre, naintindihan ko po, kapit patalim tayo. Kapit. Kung saan may trabaho, punta po tayo ron. Kaya totoo naman, bayani po naman talaga ang OFW. At hinihiling lang sana natin tumbasan ng serbisyo ng gobyerno na hindi nila ginagawa. Bakit po? Ito nga, ito yung nakita kong ano po. Ha? Nakita kong ano, mandatory ang PhilHealth, mandatory ang Social Security, mandatory ang iba't iba pang mga gastusin. Eh, paano? Imbis na dapat nakakatulong ang gobyerno, puro kay kotong sa amin. Yung consular fees po, tinaasan nyo pa sa Europa. O paano na yan? Ito po, sabi ni Sir Roddy, malaking pananagutan ng mga binging opisyal ng gobyerno sa walang aksyon sa mga nagre-reklamo ng OFW, sir. Totoo po, sabi ko nga sa inyo eh, si Biloso, dapat nakalaya na yan kung sana binigyan nyo ng magagandang abogado or
Executive clemency. Ha? Executive clemency po. Nag-ano na siya, biktima siya ng illegal recruitment. Tapos, nagdusa na naman siya. Oh, ba't hindi pa palayain at pabalikin sa Pilipinas? Hindi ko ano-ano yung pinag-uusapan nyo. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Marcos talaga eh. Ha? Kung talagang ano, dapat may nangyari doon. Puro ka party. Wala kang ginawa. Party doon, party doon. Ah, sabi ni Miss Violi, yes, maraming caregiving sa Canada kasi ang kababaihan sa ibang bansa, pwede sila maging immigrant. Totoo naman yan, Miss Violi. Yung mga kaibigan ko po, nagtiis ng 2.5 years, naging immigrant na rin sila. Pero ganito pong system noon. Kung kaya mo tiisin yung 2.5 years na nag-aalaga ka ng ibang bata habang yung bata mo sa Pilipinas di umalagaan, nag-aalaga ka sa isang malamig na lugar, ha, na puro English, isolated, wala kang makakilala, kung kaya mo, so be it. Pero ang punto lang po natin ganito, ha, in particular punto sa Canada, ha, ang punto natin, pwes naman, ano, please naman, ano, kung pumunta yung tao dyan as a nurse, bigyan mo ng trabaho as a nurse, with dignity. Pag pumunta dyan yung tao as an engineer or as a principal, dapat ang trabaho naman, principal and teachers. Tapos ang sweldo nila as teachers and principal. Eh, nakaka-insulto po, ha, dati kang doktor, dati kang nurse, dati kang principal, at ang ibibigay sa'yo, trabaho ang caregiver. I have nothing against caregivers po. Actually, saludo ako sa kanila. Pero ang punto ko lang, ibigay nyo ang sweldo kung nurse yan, galing yan sa Pilipinas as a nurse. Kung doktor yan, bigay nyo sa doktor. Kung engineer yan, as an engineer. Hindi po yung grabe kataas yung pinanggalingan tapos po ilalaan nyo sa isang trabaho na caregiver dahil gusto nyong makamura. Doon po tayo may problema. At hindi lang po yan. In my understanding po, nung nasa Canada pa ako, 90% ng mga caregivers, mga Pilipina. Ano ibig sabihin po niyan? It is by intent and design na kinuha nila yung mga babaeng Pilipina as caregivers. Discrimination niya, mga kaibigan. Sabi ni ano, Ms. Natibet, wala na yata yung working visa ngayon. Meron po rin yata. Hindi ko alam kung saan lugar po yan. Pero I would assume po, ang working visa po meron. Pero ganun po ang mga gobyerno. Even yung mga kaibigan ko naman sa Chicago, imbis na bigyan ng migrant visa, ginagawang working visa. Pinapatagal po ang procedure so that, ano ibig sabihin po noon? Mas working visa ka, mas bagsak yung presyo mo. Yun lang po yun eh. Walang benefits. Ikaw naman, kapit patalim. Ha? Tapos sasabihin ng gobyerno ng Pilipinas, ipagtatanggol namin kayo. Hindi nyo nga kami may pagtanggol eh. Ang gusto nyo lang, nagpapadala kami. Ano ba naman yan? Ha? Sabi ni Ms. Natibel, mahinang presidente. Mahina. Hindi nga nakagraduate eh. Hindi nga nakagraduate eh. Hindi pa nga nag-ROTC. Tapos ipupost nyo yung mga kabata mag-ROTC. Sige nga, si Duterte, hindi ka nga nag-ROTC. Tapos ipupost mo yung kabata mag-ROTC. Puro ka cocaine. Marcos, puro ka naman fentanyl, digong. Tapos mag-aantay ano kayo, drug war. Sabi ni Miss Anita, sino ba namang OFW ang hindi nagpapadala ng cash sa Pilipinas? Common sense yan yung nagtanong sa'yo, Sirago. Hindi, okay lang po yon. Nagpapadala tayo ng cash. We do everything we can po para mabuhay po ang ating pamilya. And I salute po. No? May mga kilala po ako, sa totoo lang, walang pera. Sabi ko nga sa inyo, rito sa Amerika, meron po kaming credit card. Hindi po kami mayaman, pero marami po kaming credit card na inuutangan para magpadala po. Tapos babayaran na lang namin later on. Ganun po eh, didiscarte ka na lang eh. Pero ang punto ko lang, mahirap po ang buhay. Yun lang po yun. Pero sabi ko nga sa inyo, madiscarte, di kayod po tayo. Pero we should not be in this situation in the first place po. Kung may isang gobyernong tapat, kung may isang gobyerno nagbibigay ng trabaho, kung may isang gobyerno hindi kurakot. To begin with, may right bang state to regulate where we go? Given na batas na kailangan may passport, Article 13, number 2 of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to live by any country, including his own, and to return to his country. Ano ba? May right. Hindi, let me clarify that. To begin with, may right bang state to regulate where... Oh, may right! May right! May right ang state to regulate where we go. Totoo yun. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, it's a social contract. Kapag binoto mo ang gobyerno mo, binoto mo eh, di ba? Nagpapadala ako ng pera. May obligasyon ang gobyerno to make sure
na yung interest at welfare ng mga Pilipino na poproteksyonan? O bakit ang Amerika, sige nga, sa Singapore, natandaan nyo yung isang kabataan na actually may ginawa siyang crime, supposedly 100 na palo ang natanggap niya. Dapat. Ano natanggap niya lang? Siguro mga 10. Inayos po ng Amerika na medyo patawarin konti. Sige nga, yung mga Chinese national, pag may gera sa Ukraine, ilalabas nila. O sige, sa Saudi Arabia po, protektado ang mga Chinese national. Bakit po ang Filipino national hindi? Sige nga, ibig sabihin po may ano, may protection at may dapat na binibigay ang gobyerno. Ibabalik ko na naman po rito ha. Sa ito, hindi ko to hindi yung mandatory po yung pag-ibig, yung SSS PhilHealth po. Ang tanong ko po sa gobyerno, ba't pa kami magbabayad niyan? Ha? Kami na ngayon nagbibigay ng yaman sa bansa, nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Tapos kami pa ang huhututan nyo para makapagnegosyo kayo. Dapat libre na yan eh. O sasabihin sa akin, walang pera. May pera nga eh. Ha? May 9 billion nga si Marcos. Hindi na-audit. May 650 million si Sara Duterte pang surveillance. Oh, may $300 na hindi binabayaran ni $300 billion na hindi binabayaran ni Marcos. Oh, yun po, puhunan natin sana yon. E anong ginawa ninyo? Puro kay nakaw, puro kay Maharlika Fund. Yung Land Bank of the Philippines, ang Land Bank po, galing rin yun sa mga tao eh. So, galing ko yun sa magsasaka, sa mga teachers, sa mga government employees. Tapos ilalagay nyo sa Maharlika Fund? Ano ba naman yan? Di ba? Dapat po, yung mga government-controlled companies should be serving the interest of the people. Hindi po yung mga katrapo nyo rin. Sa inyo ilalagay ang negosyo? Kay Aboitiz, kay Villar. Kayo rin ang nagninegosyo eh. Kay Razon, mga kaibigan nyo. Ha? Si Ms. Corata, dapat sila nasa gobyerno masubukan nilang maging isang OFW para malaman nilang hirap ng buhay ng OFW sa ibang bansa. Ha? Eh mahirap nga Ms. Corata kasi itong si Marcos, tanang buhay niya, hindi siya nagtrabaho. At sa totoo lang, hindi rin naman nagtrabaho yan bilang gobyerno. O ang tanong natin, saan siya kumuha ng pera para pangtustos sa ano, sa mga trolls niya, sa pagtakbo niya? Yung nakaw ng tatay niya. Yung po ang puhunan niya. Ha? Kaya tama yung sinabing, like father, like son. Actually, like father, like son, like grandson. Dahil si Sandro, siya po ang numero unong sponsor ng Maharlika bill, no? Na ano na ngayon, bill sa lower house. Kaya nakita niyo po, Marcos, ang susunod, Duterte. Puro magnanakaw po. Ha? At mapipigilan lang po yan natin. Tayo lang pwedeng pumigil dyan. Kaya po mga kaibigan, pag may iboboto tayo, iboboto po natin yung hindi magnanakaw. Sabi ni Miss Lydia, examples are doctors, nurses, engineers, physical therapists, occupational therapists, and so on. They have to take licensure exams to qualify as a professional and be paid accordingly. Tama po yan, Miss Lydia. Ha? Tama po yan. Marami akong kaibigan dito. Engineers, doctors, then they have to get qualified. Ha? Tama na. Ano po ako dyan? Supportive ako dyan. And they should be given training. Dapat nga po, supportan sila ng Philippine government eh. Kasi minsan nagigipit po lang. Walang puhunan po. Minsan may limang anak. Sinama po nila. Wala na silang pagkakataon. Pero we should give them every bit of opportunity na i-take yung exam, ipasa po. Di ba? With a certain caveat. Again, dapat po i-recognize. Halimbawa, apo, doktor po ako. Ang karanasan ko, gynecology o kaya internist. Dapat po, i-declare mo rin na merong ano yun, may certain credentials yun. Na na-experience mo na hindi yung start from scratch ka. Pwede ba naman yun, di ba? Halimbawa po, sa yung mga doctor or nurses sa US, they can practice in Canada and vice versa. Di ba? Then why don't you apply the same principle sa Pilipinas? Anyway po, ang magandang education natin, number one tayo sa nurses, di ba? Pero yung nga sabihin sa inyo, kailangan po ilaban natin lahat ng bagay na yan. Okay. Masarap sa Amerika, lahat mabibili mo at may uwi mo na kagawad-gawad ng credit card. Pwede mo utangin, tapos magtrabaho ka lang ng trabaho at magbayad ka ng magbayad. Ganoon naman sa Amerika, tumatakbo ang economy sa credit or utang. Ah, tama po yan. Agree ako dyan. Kasi you need credit eh. Para po umikot ang ekonomiya. Ang problema na po, Karod, pag masyadong tumaas yung credit mo,
mahirap na, mahabol-habol ka. Katulad nung 10 years ago, di ba? Yung mga iba kong kaibigan, na biktima sila ng mga lending institution. Bumili sila ng 2 bahay, 3 bahay, 4 bahay. Kasi akala nila, makukuha nila. Yun, nalugmok sila sa utang. Then, nakubra yung bahay nila. Miss Anita, singilin ng NBI ang 203 billion na tax na hindi binayaran ng tarantado na para dayundor. Ngiwi, cocaine, bonget, rock. Ay, naku, Miss Anita. Percy. Okay ba? Tama po yan. Sabi ni Sir Joel, hindi naging competitive ang mga global Pinoys compared to those from other countries dahil nga sa tagal ng processing ng mga requirements na katulad ng POEA. Totoo po yan. Dapat nga, sa akin nga, dapat suportahan. Ganun lang po yun eh. Suportahan yung mga pangangailangan. Kaya nga kailangan natin serbisyo eh. Ngayon kung ako, workers, bibigyan mo pa ako ng fee. PhilHealth, mandatory. SSS, mandatory. Pag-ibig, mandatory. Processing fee, mandatory. Eh, paano pa ako makakapagsimula sa ibang bansa kung yung binayad ko ang taas-taas na? Tapos meron pa mga illegal recruitment at mga nagpapa-lending po, natataasan. May mga cases sa Saudi Arabia na yung sweldo mo for the next 6 months, pambayad lang sa utang mo sa Pilipinas. Ang hirap mong magsimula. Di ba? Totoo yan. Pero nonetheless po, ibinabalik ko ulit sa punto po. Ang pag-alis po ng Pilipino sa Pilipinas, supposedly po, this is a stopgap measure. Hindi po to fundamental pillar of the economy. Hindi po kami prostitutes, hindi po kami kasangkapan, hindi po kami produkto. Ililinaw ko lang po yun. Tingnan, nakita niyo yung mga Europeans po. Meron mga Europeans dito, pero pag maganda po ang ekonomiya, actually yung migration policy ng 60s po sa Amerika was designed to actually lure the Europeans to go to the US. Hindi natupad. Bakit? Maganda po ang ekonomiya doon eh. Sinong kumagat? Ang kumagat po mga Asyano. Kasi masama ang ekonomiya. So ang punto ko lang po rito, okay na pangalagaan natin yung manggagawa, pero unang-una po, pagandahin ang ekonomiya, pagandahin ang agrikultura, suporta ng industriya, pag gumanda pa ang ekonomiya ng Pilipinas, wala na pong aalis. At hindi po mangyayari yan sa isang kurakot na administrasyon ni Marcos. Okay, kurata po. Si Duterte, tuwan-tuwa sa pagkamatay ni Joma. Eh, pati si Kibuloy po, tuwan-tuwa. Sa atin naman po, ang sa atin lang, yung diniskes ko nakuha kahapon po yan, ha? Kung namatay po si Nguyen, namatay na siya. Pero po yung peace process, ibig sabihin ko po, dapat mag-usap pa rin tayo ng pangkapayapaan. Ha? Kahit po si Duterte, kahit galit na galit ako dyan, hindi ko po sinasabing patayin si Duterte, EJK si Duterte. Ang gusto ko lang po, rule of law. Ha? Ililino ko yun din po. Ha? Galit na galit ako kay Marcos, kay Kibuloy po, pero hindi natin gustong gantihan sila. Ha? Huwag tayong maging monsters the way they are. Ang gusto lang po natin, litisin sila ayon sa batas at ikulong. Dahil po doon magsisimula ang hustisya. Sabi ni Ms. Violi, yan ang kabiyahan ng Canada at US. Ang US, they recognize yung mga professionals. Sa Canada, hindi pwede mag-apply agad as nurses. Eh, totoo yan. Hirap po, di ba? Nurse ka na for the last 20 years sa Saudi Arabia. Pagdating mo sa Canada, simula ka sa baba. Okay, maraming salamat sa Ms. Anita. Ms. Mila, grabe gid ang sitwasyon. Sobrang hirap. Sobrang pong hirap talaga eh. Pero, lumalaban po tayo. Laban lang po tayo. As I've commented YouTube Live about the OECD reality of profitability are the main trade export of the Philippines that serves as a milking cow. Good point po, milking cow. Sabi ko nga sa inyo eh, ang pumasok po during the COVID times, 19 billion. 19 po. Kung wala po yung pinadala namin sa Pilipinas, bagsak na po ang Pilipinas. Pero po, ang hinihingi naman namin ngayon bilang OFW sa Pilipinas, nagbibigay na kami ng pera eh. Pati ba naman yung processing, i-mandatory nyo? Tapos sisingilin nyo kami ng Social Security, ng GSIS, ng PhilHealth. At lahat yan, gusto nyong ibenta sa Maharlika Fund? Maiyahi nga yung kayo? Kahit na inalis nyo na yung GSIS at CSSS, sabi ni Secretary Jokno, pwede pa rin kunin yung pera na yan. Kaya mga kaibigan, wag po nating tatantanan yung Maharlika Fund na yan. Gumagawa sila ng paraan para legal sila magnakaw sa atin.
Yan po ang ating administrasyon. Huwag po nating tatantala, mga kaibigan. Ha? Natalo man tayo sa lower house, i-open po ang talakayan at debate pagdating ng January. Magsisimula na naman tayo ng labanan. At nandiyan po si Risa Ontiveros para tulungan po tayo. Okay, okay. Mga kaibigan, we need to wrap up soon. Pero gusto ko lang i-ano to. Ingat sa mga paggamit ng credit card. Hinay-hinay lang mga dude. At totoo po, isa lang credit card ko eh. Pero po, Sir Roddy, the reality is, may mga kilala po ako, dalawa tatlong credit card. Kailangan po eh. Ha? Pero totoo po yung point nyo, hinay-hinay lang. You live within your means. Kung ako po, tatlo t-shirt, isang sapatos, I live within my means. Pero po, sabi ko nga sa inyo, pag nagigipit po ang Pilipino, marami pong ginagawa na rin for survival. Dito sa Amerika, mas gusto ng mga store at mga tindahan ang inutang kaysa pinabayaran ng cash. At totoo po yan. Ha? Totoo yan. Magagal nga sila pag nagka-cash ke. Ha? Pero again, to my point, Sir Roddy, Sir Rod, ang point ko lang, dapat medyo responsible tayo sa credit card. Totoo yun. Pero gusto ko lang i-picture out kung bakit po minsan ang Pilipino gumagamit ng 3, 4, 5 credit card sa hirap po ng buhay. Ha? Kung ilima anak mo, nag-aaral, they expect you to provide o bigay ka naman. Sabi ni Miss Anita, tuloy-tuloy laban, buhayin the robot. Ha? Mga kanomad, safe. Okay. Okay, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan. Sige. Okay. Salamat po ha. Thanks for sa mga pag... ano po? Jerry Conto. Ano ko lang po, i-recognize ko yung mga dumating po ha. Jerry Conto, Buena, Balbiran Carta, Mila, Marles Malones, Malimban, Luis Abile. So mga kaibigan, let's go back again sa ano po, sa katanungan natin kanina, ha? Let's go back po, ha? I just wanna synthesize things out. Trato ba trato ni Marcos o sa trato ni Marcos Jr. sa OFW, serbisyo or negosyo po, ha? Ang sagot po diyan mga kaibigan, to this day po mga kaibigan, ha, to this day, ang trato po ng gobyerno sa mga OFW po, negosyo. Habang nananatili po ang labor export program or policy ng gobyerno po, na tinitingnan kami bilang growth factor or growth component ng ekonomiya, nagne-negosyo pa lang po sila. Ha? Inahangat pa rin namin mga kaibigan na kung gusto nilang pagsilbihan ang mga OFW po, ha? Wag nila kaming pili wag nila kaming ano pwersahin na magbayad po ng mga fillet GSIS as mandatory kung kaya po na ibigay bibigay namin. Magbigay po kayo ng mga serbisyo sa mga konsulado at mga embahada po at hindi yung tinataasan niyo pa yung mga fees, ha? Ikalawa po, yung Maharlika Fund, ha? Wag niyo pong nakawin ang pera ng sambayanan. Remember po, ang sabi ni Diokno, 10% ng remittances kukunin at ilalagay sa Maharlika Fund. Mahihiya naman kayo, mga kaibigan. Ninanakaw nyo na yung pera ng GSIS at Social Security. Nanakawin nyo pa yung land back na pera ng mga manggagawa at mga teachers. Nanakawin nyo pa ang pera ng mga OFW. Ha? For once po, Mr. Marcos. Ha? Manindigan ka naman para sa mga Pilipino. Secretary Diokno, manindigan ka naman para sa mga manggagawa. Hindi yung puro kayo nakaw at nakaw. At wala na kayong ginawa kundi magnakaw. Ikatlo pong punto natin, ibabalik ko sa tanong. Mga kaibigan, kung gusto nyo talagang pagserbisyoan po ang mga Pilipino, ha, kayong Mr. Mark, kayong nasa gobyerno po, palakasin po natin ang ekonomiya. Pag pinalakas po natin ang agrikultura, may kakainin po ang sambayanan, may kakainin ang manggagawa. Pag pinalakas po natin ang industriya, ang manggagawa po may trabaho. Ha? Pag binigyan po natin ng investments ang mga kabataan, hindi surveillance, textbooks at computers po, tatalino yan, magiging competitive. Wala na po mga Pilipinong aalis ng bansa, mananatili po sa Pilipinas, magiging payapa tayo. At doon po, magkakaroon ng isang economic development na sustainable. So mga kaibigan, sana po may natutunan tayo ngayong araw na to, no? Kahit po sinasabi ko sa inyo, medyo malungkot po ang story minsan ng OFW, no? Ang sinasabi ko po sa inyo, tuloy-tuloy tayong lumalaban. Ha? Tuloy-tuloy tayong lumalaban. Maninindigan po tayo. At sabi nga ni Kaparsi, hanggat may buhay po, laban tayo. Dahil pag lumalaban po tayo, dapat masigla tayo, masaya tayo. Ang gusto ko lang, meron po tayong katotohanan. Dahil pag may katotohanan po tayo, may bala tayo. Ha? Hindi po dito nagtatapos ang laban natin. Disyembre po ngayon, relax lang tayo. Pagdating po ng January, sisimulan uli ang debate sa Maharlika Fund. Hindi po tayo tatantanan, hindi po tayo titigil hanggat hindi po tayo magwawagi.
So mga kaibigan, ha, in memory of Kapersi, lagi tayo masaya at masigla at lumalaban!